Ako ang mabuting pastol. Inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasa ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya at sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangala. Tumatakas siya palibhasa ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paano nakikilala ako ng Ama at siya ay nakikilala ko. Gayun din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman ay nakikilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungan ito. Kinakailangan sila ay alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayon ay magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito ay minamahal ako ng Ama sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito ay kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin. Kusa ko itong ibinigay ko. Meron akong kapangyarihan ibigay ito at kunin ulit. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila ang nagsabi, inaalihan siya ng demonyo at nababaliw. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Winuwi ka namin, Panginoong Jesus. Thank you.